welcome back dito sa channel natin. Pupunta tayo ngayon dito sa may Edsa Mandaluyong area at magbibigay tayo ng latest updates sa iba't iba mga mega projects na itatayo dito. Katulad na lang ng The Jewel Robinsons at ang The Observatory Project. So ayan guys, madadaanan natin ngayon ang location kung saan itatayo ang The Jewel, ang pinakabagong mega project ng Robinsons. Dito nakatayo noon ang Robinsons Forum na dinemolish na. At ang The Jewel Project ay magtatayo ng isang mas bago at modern na mall na may 4 na premium office tower sa taas. Mamaya pupuntahan natin yan. Isa sa mga fastest developing area dito sa Metro Manila ang EDSA Mandaluyong. Napakaraming iba't iba mga proyekto ang ginagawa dito. Dito tayo magsisimula sa Greenfield District. Matagal nang na-establish ang Greenfield District pero medyo mabagal ang development sa lugar na ito. Andito tayo ngayon sa may Greenfield Central Park. Ang Central Park ay napapalibutan ng iba't ibang mga commercial center katulad ng Vitan Mall, The Pavilion, The Portal, The Hub. Malawak din pala ang Central Plaza dito sa Greenfield District. Bukod pa sa mga commercial center, may mga residential building na rin na naitayo dito, katulad ng Zitan at ang Twin Oaks Place. Malaki sana ang potential ng Greenfield District dahil napakaganda ng location nito sa may Shaw Boulevard. May mga BPO offices din dito o call center. Malawak din itong area ng Greenfield District. Kaya pwedeng-pwede pa dito na magtayo ng iba't iba mga project sa mga susunod na taon. Dito naman sa gitna, meron pang malawak na vacant area na ngayon ay ginagamit muna bilang food park. Ikutin muna natin ang food park dito sa Greenfield District bago pa tayo pumunta doon sa The Observatory at sa The Jewel Robinsons. Iba't iba mga pagkain at mga inumin na mabibili dito at sa gitna may mga seating areas.
malawak yung area, kaya marami ang kasya dito. Pwedeng-pwede nga dito magsagawa ng malalaking event. Sa gabi yata mas marami ang tao na pumupunta dito. Malapit lang dito sa Greenfield District ang iba't iba mga high-rise residential project ng Ayala Land at SMDC. Ang pinakamalapit dito ay ang The Fame Residences at ang The Fame Mall na nasa baba. Tapos na yata itong The Fame Residences at bukas na ngayon ang The Fame Mall. Maganda rin naman ang urban planning dito sa Greenfield District. Malawak din yung mga sidewalk dito. Dito naman sa dulo, yung mga office building ng Greenfield District. Ito naman ang The Verge ng Avida. Isang Ayala company, katabi ng The Fame Residences. Malapit na rin matapos yung condominium na yan. At dito sa boundary ng Greenfield District, mas marami pa mga bagong residential building. Dito sa unahan, makikita natin ang TV5 Network Center. Ito yung bagong station building ng TV5. Ayan, makikita natin dito sa labas yung red na globe. Dito naman sa likod yung TV5 Studios. Nandito pa sa ngayon ang TVJ Itbulaga, pero lilipat na sila sa bagong studio sa Meralco Theater.
okay na sana at marami na mga bagong development dito sa may EDSA Mandaluyong. Pero makikita naman natin nakakasira talaga sa view ang mga spaghetti wires. Dapat talaga ayusin man lang yung mga poste dito. Kung hindi man kaya na ilagay sa underground ang mga electrical wires. Ang ganda pa naman ng mga condo dito. Dalawang mega project nga ang itatayo dito. Una nating pupuntahan ang The Observatory. Ito ay joint venture project ng Federal Land at Nomura Real Estate, isang Japanese company. Siyam na buildings ang itatayo dito at magkakaroon pa ng commercial center. Malapit nang simulan ang Tower 1 ng The Observatory. Pero aabot pa sa 5 to 10 years bago matapos yung buong project kung saan siyam na building nga ang itatayo dito na may commercial center pa sa baba. Malawak din itong area na tatayuan ng The Observatory. Hanggang doon pa yan sa likod, overlooking sa Pasig River, kapag natapos na yung lahat ng mga building na itatayo dito. Napakaganda ng proyektong ito kapag natapos na. Abangan natin ang mga susunod na update sa mega project na ito. At ngayon naman pupunta na natin ang location kung saan itatayo ang The Jewel, ang pinakabagong proyekto ng Robinsons dito sa may EDSA Mandaluyong. Last month, isinagawa ang groundbreaking ceremony at ngayon nga ay ongoing na ang pagtatayo sa The Jewel Project ng Robinsons. Ang ganda pala ng project na ito kapag natapos na. Napakalalim pala ng hukay dito sa The Jewel Project. Magkakaroon ito ng basement parking, 5-story mall, at meron pang sky garden. Andito na tayo sa may Pioneer Street. Andito yung pinakaharap ng The Jewel Project. Anong masasabi nyo sa iba't iba mga mega project na itatayo dito sa EDSA Mandaluyong area? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.